Isang masayang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong suma sa inyo ang programang ito, Suriin Natin. At sana minsan pang makasama namin kayo sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo, samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Kapatid na Gerson, ang ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay sa pagkakataong ito ay yung pinaniniwalaan at pinaninindiganan ng ibang pangkatin ng pananampalataya. Opo. Na kaya daw sila ang tama at nasa tunay na paglilingkod at maliligtas sapagkat sila daw ang mga kung tawagin ay born again. Opo. Ngayon, ipaglilingkod natin sa pagkakataong ito, sino ba talaga ang tinutukoy na mga born again? Basta ba nagpapakilala ang tao na siya ay ipinanganak na muli o born again? Born again na nga siya at tunay na nga siya sa kanyang ginagawang mga paglilingkod. Alamin muna natin, ano ba ang kanilang pinagbabatayan sa bagay na yan, kapatid na Gerson? Ang babasahin po natin ay ang 1:3:3 na sasalin pong King James Version. Mm-hmm. Ganito po kasi ang nakasulat doon sa 1:3:3 ng King James Version. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliwanag po kasi sa salin sa binasa nating talata ng Biblia na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan ang tao ay maging born again upang makapasok sa kaharian ng langit. Mandali salda, hindi tayo tutol doon sa terminong yon, yung Opo. Born again. Sa Tagalog nga, ipanganak na muli. Opo. Diba? Pagkat maliwanag na nakasulat sa Biblia yan. At yan nga ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na kailangang maging born again upang makapasok sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. At ang kausap dyan ng ating Panginoong Hesukristo ay si Nicodemo na isang pinuno ng mga Hudyo at isang taong matalino. Opo. Pero ang tanong, kapatid na Gerson, sa kabila ng katangian niya, naunawaan ba niya yung itinurong yan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang binasa po natin ay 1:3:3. Ang babasahin po natin ay 1:3:4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Maliwanag po na hindi naunawaan ni Nicodemo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na kinakailangan ng tao ipanganak na muli para makapasok sa kaharian ng langit. Ano katunayan? Sabagkat ang sabi po niya kay Kristo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Inakala po ni Nicodemo na literal na panganganak ang tinutukoy. Nagkamali siya at marami rin po ang nagkakamali ngayon sa pag-unawa ng nilalaman ng talatang yan, yung nakasulat po sa Juan 3:3, dahil binigyan nila ng sariling pakahulugan. Kung hindi man po literal na panganganak ang pagkaunawa nila, ngunit pinaliwanagan naman nila ng iba sa paliwanag na itinuturo po ng Biblia. Opo. Kaya kailangan po para maunawaan natin kung ano talaga nakasulat po sa banal na kasulatan at huwag tayong magkamali, kailangan kung ano ang paliwanag po ng Biblia ang dapat nating tanggapin. Yun ang dapat nating unawain. Ang tanong, paano matutupad ang panganganak na muli na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:1-12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapitan ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Napakaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na ang tao kinakailangan ipanganak muli. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagiging anak nila ay buhat
sa Diyos. Mm-mm. Kinakailangan po ang tao ay maging anak ng Diyos. Paano yun? Paano nga magiging anak ng Diyos ang tao? Pakinggan po natin. Ganito naman ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1.23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Mm-hmm. Ayon po kay Apostol Pedro, ang tao po ay muling isisilang sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kaya kailangang marinig ng tao ang tunay na aral o mga salita ng ating Panginoon Diyos para siya maging anak ng Diyos, para siya maipanganak na muli. Eh, ang pagkakamali ng mga nagsasabing born again, hindi yun ang ginawa nila. Ang mga nagsasabi ng born again, ang ginawa, yung kanilang pagiging born again, ginawang samahan. Opo. Diba? Hindi ho samahan yun eh, kundi yun ay proseso tungo sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan sa paraang ipanganak nga siyang muli maging anak ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Opo. Mahalaga ba na kailangan talagang maipanganak na muli ang tao para maging anak ng Diyos, kilalanin ng Diyos na kanyang anak? Opo, napakahalaga po sapagkat pakinggan po ninyo sa Roma 8 at ang talata po ay 21, ganito mababasa natin. Sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang kalagayan po kasi ng mundo ngayon, ito po ay alipin ng kabulukan. Kaya kinakailangan po makalaya rito ang tao, mangyayari lamang yon kapag sila po ay ipinanganak na muli at kilalaning mga anak ng Diyos. Ano ba kasamaan kapag ka nanatili na alipin ng kabulukan na binabanggit ng Biblia? Pakinggan po natin sa 1 Korinto 15 at ang talata naman po ay 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ayon po kay Apostol Pablo, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, at itong katawan nating panlupa na nabubulo, ito po ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan na maipanganak na muli. Opo. Kasi nga, kapag ka nanatili sa dating kalalagayan, nanatili alipin ng kabulukan, yun ang katunayan ng kapahamakan na sasapitin niya pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya nasabi na iba, kaya nga kami sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap namin ng Panginoong Hesukristo, kaya kami ang binabanggit na mga naipanganak na muli. Paano ba makikilala ang mga tunay na naipanganak na muli ayon na rin sa pahayag ng mga apostol? Pakinggan po ninyo sa 1 Korinto 15:49 at 47. Ganito po nakasulat. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ang unang tao ay tagalupa at ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Maliwanag po sa pahayag po ni Apostol Pablo na dapat po taglayin ng tao ang larawang ukol sa langit. Mm-hmm. Ang tinutukoy po ay ang maging kalarawan dapat ang tao ni Kristo, sapagkat siya po ang tinutukoy rito na ikalawang tao na tagalangit. Ngayon, ang sabi na iba, hindi lang namin taglayan yung larawan ng Panginoong Hesukristo, kundi si Kristo mismo ang tinaglay namin. Ang tanong, paano ba makikilala yung mga taong tinaglay talaga ang ating Panginoong Hesukristo o at naging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin, ganito po nakasulat sa 2 Korinto 5:17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Napakaliwanag po. Para po ang tao ay maging bagong nilalang, ang kinakailangan po makipagkaisa kay Kristo. Kaya hindi basta sumampalataya lang sa Panginoong Hesukristo. At hindi rin basta sasabihin na tinaglay niya na yung larawan ni Kristo, tinaglay niya na rin si Kristo mismo sa paraang sumampalataya sa Kanya. Hindi. Kailangang patunayan niya sa paraang nakipag-isa siya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ang katangian nung nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo doon sa talatang binasa mo, kapatid na Jason? Ayon po sa binasa nga natin, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya po, ito ang tunay na born again. Ipinanganak na muli. Opo. Tama. Ito ang dumaan po sa proseso na born again. Sapagkat sila po ay napangaralan at sa pamamagitan ng pangangaral ay nakipag-isa sila kay Kristo. Paano natin makikilala yung mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo? At paano nangyari yon, kapatid na Gerson? Pakinggan po natin sa Efeso 2 at ang talatay 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Maliwanag po ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang ginawa po ni Kristo ay lumalang siya sa kanyang sarili ng isang taong bago. Ano ang kabalangkasan nung tinutukoy na isang taong bago? Sa Kolosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung isang taong bago na nilalang po ni Kristo, si Kristo ang tumayo bilang ulo nito. At ang katawan ay ang iglesia na kanyang itinayo. Ang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo naroon sa iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, si Kristo at yung katawan niya na yun ang iglesia, isang taong bago na lang, di ba? Sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Na doon, kapag naroon ng tao, ang sabi kanina sa 5:17 ng ikalawang Korinto, bagong nilalang, yun ang tunay na ipinanganak na muli. Ngayon, ang paniniwala po ng iba, kahit wala naman anya sa iglesia. Basta kabilang kami sa born again, nagpapakilalang born again, dahil sa sila raw ay nagbagong buhay na at binago na raw sila ng ating Panginoong Hesukristo. Posible ba yung kapatid na Gerson, kung ang pag-uusapan ay mga katotohanang nakasulat sa Biblia? Posible ba na kahit na wala sa iglesia ni Kristo magagawa ng tao yung pagbabagong buhay, yung pagiging ipinanganak na muli o born again? Pakinggan po natin, ganito po ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:15-4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Hindi po maiiwasan ng tao na umanib sa iglesia na katawan ni Kristo sapagkat maliwanag ang tagubilin o ang utos ni Kristo. Ang sabi po niya, kayo'y manatili sa akin gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. At sana yan ang sampalatayanan ng ating mga taga-subaybay. Mga kaibigan, mga kababayan, pahayag po ito ng ating Panginoong Hesukristo na para po makapagbunga ang isang tao, kailangang sanga siya na nakakabit sa puno. Ang puno po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sanga na tinutukoy, yun yung mga nasa loob po ng kanyang iglesia. Kapag ka nasa loob ng tunay na iglesia, makapagbubunga. Pag naalis, o kaya hindi sanga, hindi nakakabit sa puno, sabi ni Kristo, hindi po magbubunga. Alin po ba yung bunga na tinutukoy? Pakinggan po ninyo sa Filipos 1:11, ganito pahayag, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Hesukristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Ang tinutukoy po na bunga ay bunga ng kabanalan.
Kaya ang tao na hiwalay sa iglesia na katawan ni Kristo, eh hindi po niya magagawa yung bunga ng kabanalan, yung tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Bakit? Kung hiwalay sa loob ng tunay na iglesia, bakit hindi siya makapagbubunga ng kabanalan? Pakinggan po natin ang sagot ng Biblia sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Napakahalaga po kasi na matubos ng dugo ni Kristo. Sapagkat ang sabi po sa Biblia, sa pamamagitan nito, ang tao po ay malilinis at magkakaroon ng karapatan upang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang tanong ngayon, alin ang tinutukoy na nilinis sa paraang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin sa Gawa 20:28 sa salin po ni George M. Lam sa ganito nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang nilinis o tinubos ng dugo ni Kristo, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya ang nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo na siyang binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, siyang napatawad sa nagawang mga kasalanan. Kaya ipinanganak na muli bagong nilalang na. Kaya nga hindi humaari na kapag nasa labas ng iglesia, magawa niya yung tunay na pagbabago o maging tunay na born again. Hindi po. Para maging tunay na born again at maipanganak na muli, kailangang matubos ng dugo ni Kristo, mapatawad sa mga nagawang kasalanan. At ang tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nilinis niya, walang iba kundi ang kanyang iglesia. Siya po ang ulo, ang tawag po sa iglesyang iyon, Iglesia ni Kristo. Ngayon, kapatid na Jason, bakit kailangang maging kaanib pa sa iglesia ni Kristo ang tao para maipanganak na muli o maging bagong nilalang? Pakinggan po natin sa Ikalawang Korinto 5:21 at 17. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Maliwanag po, ang iglesia ay ang katwiran po ng Diyos. Kaya po si Kristo ay namatay para po sa iglesia. Kaya po, yung mga na kay Kristo, ayon sa ating binasa, sino man na na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Sila po yung dumaan sa proseso ng pagiging bagong nilalang. At ang tinutukoy na mga na kay Kristo ay walang iba kundi ang mga nasa loob ng kanyang iglesia na ang pangalan po, Iglesia ni Kristo. Kaya sana napansin po ninyo, napakahalaga po na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat sa paraang ito, ang tao po maipanganganak na muli, magiging born again. Sa paraang natanggap niya ang aral, naunawaan niya, sinampalatayanan niya, naging kaanib siya sa iglesia, napasailalim siya ng ginawang pagtubos ng dugo ni Kristo, nalinis, napatawad sa nagawang mga kasalanan. Kaisa siya ng ating Panginoong Hesukristo, kaya bagong nilalang na, nasa loob kasi ng tunay na iglesia, nasa tunay na paraan ng paglilingkod, at merong matibay na pag-asa sa kaligtasan. Sa kapalarang yan, nais po namin na makasama kayo. Kaya sana patuloy ang aming paanyaya na sana magsuri kayo, alamin pa po ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Subaybayan pa ninyo yung iba pang mga religious programs sa INC Radio, INC TV, maging sa mga online namin na sana po ay maunawaan pa ninyo at makilala ninyo ang tunay na Iglesia ni Kristo at dito makasama namin kayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po ay muling mananalangin.
Panginoon po namin Diyos, opo, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Amen. Patuloy po na ginagamit mo ang programang ito, amen, upang ipahayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Maliwanag po sa amin, Panginoon, kinakailangan ang tao ay ipanganak na muli, amen, upang maging karapat dapat po sa iyo at ito'y magagawa sa pamamagitan ng pagpasok sa tunay na iglesia, amen, ang Iglesia ni Kristo. Amen. Maawa ka po sa mga nagsusuri naming mga kaibigan. Sila man buksan ang puso at isipan. Makasama po namin sa tunay na paglilingkod. Makapiling po namin sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Panginoon po namin Jesucristo, patuloy po na ipamagitan mo kami sa Ama at laging iugnay sa diwa't layunin ng pamamahala. Ama, sumasampalataya po kami. Opo. Pinagpala mo ang buong iglesia. Pinagpala mo ang pamamahalang inilagay mo rito at ang mga sumusubaybay sa programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming pong dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.